Hello mga kamanok, isang magandang araw sa inyo. So update naman tayo sa mga manok nating Dong Tao since lumipas ng school year. Ayan, medyo naging busy lamang nito nakakaraan gawa ng tayo ay busy sa graduation. So preparation sa graduation ng mga bata. So naka-back up tayo dyan sa ating mga kasamahan. Ano? But this time, tapos na ang school year. So eto may time na naman tayo para magawa ng video. And then ang topic natin ngayong araw, syempre yung sa Dong Tao naman. May nagtatanong, madali daw bang alagaan yung Dong Tao? So ayon sa kanila, nagtatanong sila kung maganda raw bang alagaan ng Dong Tao. Sa pagkakaranas ko lang, madali lang ding alagaan ng Dong Tao. Ano? Ang medyo mahirap lang sa Dong Tao talaga yung medyo malalaki ang paa. So kung regular size hanggang XL, double XL, okay na okay pa yung alagaan. So pag dumating na tayo dun sa triple XL, yung malaki talaga, ay na medyo mahirap alagaan, mga pilayin ng ganyan na yan. And then pangalawa, nagkakaroon tayo ng problema sa pagpaparami, sa breeding. Kasi ginagamitan pa yun ng artificial insemination. Diba? So artificial insemination, so gagamit pa tayo ng medyo mahirap na proseso, while yung mga regular, then XL hanggang double XL, kaya pa nilang mag-breed ng kanila. So hindi sila nahihirapan. Pangalawa, ang mahirap pa sa Dong Tao yung medyo dislocated yung mga daliri ng paa. So pagbibili kayo ng Dong Tao, huwag nyo kukuhanin yung medyo mga may mga kabig ang paa. So physical defect yun. Magiging problema natin yun pagka nag-breed na ang inyong mga Dong Tao. Ano? So mahirap i-handle ang mga ganong bagay. So tip ko lamang, kung bibili kayo ng Dong Tao, kunin ninyo yung walang physical defect, lalo na dun sa mga paa nila. So kung malaki, okay yan. Kung regular, okay na okay lang din yan. Anong pinagkaiba ng regular sa XL, sa double XL? Siyempre yung sizes ng paa, magdidikta ng presyo nila. Kung regular size, mas mababa ang presyo. Siyempre kung nag regular size or large size, wala namang small talaga sa Dong Tao. Karaniwan ng paa ng Dong Tao yung regular size ay yung large. Ngayon, kung gusto ninyo mas malaki pa sa large, extra large, syempre extra price yun. Ano? Mas mataas ang presyo ng extra large sa large na paa. Pinag-usapan natin dito yung size ng paa ng Dong Tao. And then kung double XL, yun, mas mataas yun dun kesa dun sa regular size. So, puntahan natin, ano bang mas magandang alagaan muna? Kung ako ay magsisimula pa lamang mag-alaga ng Dong Tao, so kung nag-umpisa pa lamang kayo, mas magandang kunin natin muna yung nasa XL, regular size, so large size to extra large. Okay na muna tayo dun. Yun lamang ay ayon sa aking experience, ano, para hindi kayo masyadong madisappoint, kasi pagdating na lumaki na yan, tapos hindi naman kayo makapagpa-breed, hindi rin kayo masyadong marunong pa dun sa mga artificial insemination, madidisappoint lang kayo. While dun tayo sa regular, madali lang makapagparami, di ba? So, nagtanong pa yung isang subscriber natin, ano, hindi ko makita kasi nireplyan ko na lamang. Yun daw bang Dong Tao natin ay anong size ng mga paa? So, yung mga breeders po natin, yung mga breeders natin papatak sa XL size. So, extra large, di ba? So, dalawang rooster natin, yung isa, large, palagay ko large pa lamang siya. And then yung pangalawa natin, yung main breeder natin na rooster. Ayan. So XL ang paa niya. So siguro pag umidad pa ng kaunti, makikita natin. Kasi nasa 11 months pa lamang siya eh. 11 months pa lamang yung main rooster natin. And then yung isa, 8 months. So hindi pa natin masyadong makita ang paa. Pero palagay ko kung lalaki man yun, konti na lang. So yung main breeder natin na linyada ni Randel ng Tanay, yun ay XL. Ngayon, sa ngayon na XL ng paa niya, malaki talaga. And then yung mga rooster na, yung rooster nating isa kay Richard Bowa ng Batangas. Sa palagay ko, ano lang siya. Regular size, large size sa ngayon, 8 months ano. Paano naman yung hen natin? Yung mga hen din natin galing kay Randall Kier ay nasa extra large, namumutok ang paa eh. Diba? Paano sinasabi nating namumutok? Malaki talaga yung paa. So yung una nating nabenta, ayan, kay Jonathan,
Agascon. Ayan, shoutout sa iyo boss Jonathan ng Bulacan. Ayan. So nabenta natin sa kanya 'yun ng mababa pa eh. Nasa month old na benta natin ng 1,500. Pero okay na din 'yun kasi ang aim ko naman talaga kaya ako nagbi-breed ng mga dongtao. Since nung una nahirapan akong bumili ng dongtao kasi medyo pricey. 'Di ba? Mahal talaga ang dongtao. So nag-breed tayo ng dongtao para 'yun. Ang aim ko talaga ay makapag-share ng mas mababang presyo. 'Di ba? Mas mababang presyo. Hindi naman siguro pagagalitan ng ibang mga breeder kasi kaya talaga mahal sa kanila. Una, nag-import sila. So since nag-import sila ng dongtao, talagang yung gastos sa papeles, while ako hindi naman ako gumastos, yung treyo ko nga nakuha ko lamang ng 15,000, 'di ba? 15,000, nakuha natin ng 15,000. And then yung month old na mababang ano na, mababa naman ang presyo kasi nasa 2 months old. Nakuha natin ng 2,000 ang isa, 'di ba? 2,000 ang isa. So 2 months old, 2,000 isa. Okay na rin 'yun. So puntahan natin yung mga papisahan natin ngayon. So nakapagpapisahan na ako ng dongtao. Ayan, medyo maganda-ganda kasi yung una nating papisada, 2 piraso. Itong pangalawang batch, nakakuha tayo ng 8. Diba? Kasi yung dalawa nabili na ni Boss Tito Musende ng Kaintarizal. So yung dalawa, nabenta natin ng 1,200 each. Kasi medyo malaki na rin sila. Diba? So 1.5 months nabili na benta natin ng 1,200 each. Okay na naman 'yun. Kasi hindi na masyadong mahal 'yun, 'di ba? Hindi na kumbaga sa ano presyo kaibigan na 'yan. So ito, bisitahin natin yung ating mga dongtao. So una, yung mga month old. So yung month old natin ay nasa 9 pieces. And then yung ating isa naman, yung ating month old or 2 months old ay meron pa tayong 8. So 3 ang rooster and then 5 ang hen. Pasyalan natin. Yan, ito yung month old natin. So nasa 9 pieces sila. Ayan, makikita naman natin yung mga paa nila, no. So hindi yan kasama yung nasa unang payat na payat ang paa, kabir kasi yan. So yun yung kabir natin na nasa una na yan. Medyo maliit ang paa. Kukumpir mo naman dito sa mga dongtao natin na ayan, halos doble na kagad or triple na nung paa nung kabir, ano. So yun yung ating kabir, dongtao na month old. Ayan, nakapagpapisa tayo, nakakatuwa gawa ng bagamat mababa ang hatching rate ng dongtao, ano, nakaipon tayo kasi since ang hen natin ay 4. Ayan, nakaipon tayo. Medyo mababa talaga ang hatching rate ng dongtao kasi nga una nahihirapan silang mag-breed gawa ng malalaki ng paa. So yun yung nasa baba natin. Ayan. Malalaki na. Ganyan lang ang nabili ko dati, yung 2,000 each. At ganyan lang kalalaki talaga siya. Nabili natin sa Batangas. So meron tayong 3 rooster dyan and then 5 hen. So makikita naman natin ang mga paa nila. Ano. So maganda-ganda na ang size ng paa ng mga manok natin. Diba? So kung regular man, talagang masasabi mo talagang large ang size ng mga paa ng ating mga dongtao. And then ayun, nasa likuran yung ating breeder. Round leg. And so round legs na extra large ang paa. So yun yung main ano natin, main rooster kasi hindi pa nag last time hindi pa nag hindi pa ready to breed yung ating isa na yung large ang paa. So baka by next season makakuha na natin yan. Siguro mga 1 month mula ngayon pwede na natin siyang isalang sa breeding kasama ang mga hen. So yan yung ating mga 2 months old. Ayan, kita nyo naman ang paa, oh. Large to extra large, lalo na yung mga rooster, ano. And then ayan yung umiinom na yan, nasa parang papunta sa extra large ang paa niya. Ayan, so tingnan natin yung ating mga breeder. So yan yung breeder, yung main breeder natin na rooster. Ayan, kita naman ninyo ang laki ng paa niyan. So papatak na tayo sa ano dyan, sa extra large yung paa niya ng ating round legs na rooster. Ayan, so mabilis lang talaga, mabilis lang talaga magpalahi kung marami kang inahin na dongtao.
ang problema mo lang talaga kung masyadong malalaki ang paa nila. And since hindi naman dong ganong kalakihan ng mga paa ng mga dong tao ko, talagang extra large lamang, okay na okay na, madali ako nakapagpapisa, di ba? And so kung interesado kayong mag-alaga ng dong tao, and then ayan, ready for ano na naman yan, for sharing na yan, pwede na nating i-out yan sa reasonable price. Hindi tayo nagbibigay ng matataas na presyo kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, hindi naman ako nag-import. Talagang hindi natin masisisi yung iba ng ibang mga breeders kung bakit bang mamahal, kasi nga import, nag-import sila eh, 'di ba? Gayun pa man, ayan, malalaki ng pa, month old pa lamang yan, ano. 'Di ba? So kung interesado kayo, pwede naman kayong mag-text sa 0935 570 1706. Ayan, so shout out time naman tayo, no? So shout out daw dyan sa kay Joseph Kudrasal Johnson. Ayan, masugid nating taga subaybay sa ating YT channel. And then si ito pang isa natin, si Mano Kanibilog, si Dave ng Cavite, ayan, Indang Cavite. Shout out sa iyo, ayan, Mano Kanibilog. Ayan. And then isa pa syempre yung ating kaibigan sa Olongga po, si Boss Christian De Leon. Ayan. So yung manok, yung Kabiren Saso Chickens ng Olongga po. So siya yung main admin ng page na yan. So shoutout sa iyo, si Boss Christian De Leon ng Olongga po, Zambales. Ayan. So yun lamang mga kamanok. Thanks for watching. And then kung meron pa kayong nice na maitanong, comment nyo lamang dyan. Baka kaya nating sagutin, ano. And then yun lang. Kung napadaan ka sa channel ko, huwag mo na makalimutang i-like and then subscribe na rin. Teacher Dex TV. Ayan. And then FB page natin na Manok ni Sir Dexter. So till next time mga kamanok, ano, hanggang sa muli, paalam muna sa inyo.